na values. Sa bahay pa lang, inuhubog na kayo. Tama ba? Tama ba, mga mag-aaral? Sa bahay, ang una nyo, guro, ang mga magulang nyo. Ang paaralan ay bahagi din upang hubugin ang inyong pag-uugali, ang inyong pagkatao. Dahil ang paaralan ay ang inyong pangalawang tahanan. Ang mga guro nyo, pangalawang magulang nyo yan. Kaya meron silang karapatan na disiplinahin kayo, hubugin kayo. Kung may nakikitang mali sa inyong pag-uugali, itatama namin. Naliwanag ba, mga mag-aaral? Kasi hinuhubog kayo. Napaka-importante ng isang kabataan may magandang pag-uugali. Sabi nga nung isang British American author, we don't hire for skills. We hire for attitude. You can always teach skills. Sa kahit sa trabaho, ang unang batayan, pag-uugali. Kasi ang skills pwede ituro. Hindi ka marunong magluto, alika, tuturuan kita. Pero ang pag-uugali kasi ay napakahabang proseso. Pero pag ang isang tao may maayos na pag-uugali, lahat ng gusto niya sa buhay, makakamit niya. Kung makikita nyo, no? Ang paaralan, ang inyong mga magulang ay magkatuwang na inuhubog ang inyong pag-uugali, ang inyong pagkatao. Sana hindi lang sa pagtatapos ng values month. O dahil nasa harap nyo kung maayos ang inyong mga pag-uugali. Filipino values month. Pag sinabing Pilipino, saan ba tayo kilala? No? Paano sa mga Pilipino, paano ba na ipapakita ang pagiging magalang? Sa bahay pa lang, inuhubog kayo yung paggamit ng po at opo. Diba? Yung pagmamano. Meron pa bang gumagawa sa inyo yan sa bahay? Yung pag-uwi sa bahay. Matuto kayo mag-test. Siguro kahit hindi na yun, yung basic na lang. Sa klaso, sana pagpasok na ang mga guru nyo, nakakayo kayo pa ako. Kasi kami nung high school, Thank you.
Hindi mo nga. Ay, wait, magalang-galang.